And nakikita natin na talaga merong naninira sa relationship nyo with this gossip energy. Pero again guys, sabi ko nga itong mga naninira na to, pwede kasing may basihan yung mga, hindi natin masabi kung naninira talaga sila or talagang concerned sila, mga kapiksi. Pero kumbaga kasi parang nagkakaroon sila ng basihan, baka nakita, ganyan, or narinig lang din nila sa iba. So sinasabi nila sa inyo mga kapiksi yung mga nakarating sa kanila about your person, sinasabi nila ngayon. This is so confusing sa inyo kasi hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para sa Gemini para ngayong May 2024. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, guys, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksing. So, for some of you guys, dito sa deck na to, ito yung mga nakaka-impluensya sa love life nyo, mga kapiksi. So, ito yung combination ng positive and negative energy. Pwedeng ano to, guys, yung relationship nyo, pwedeng he-she, babae-lalaki, pwedeng he-he, pwedeng she-she, mga kapiksi. With this courting man and blonde female, mga kapiksi, pwedeng energy nyo to, guys. Pwedeng energy din ng person nyo. So, pwedeng may kulay yung buhok, no? Yung iba sa inyo, pwedeng nagpapakulay kayo ng buhok, ganyan. O kaya naman, parang natural na may kulay talaga yung buhok nila. For some of you, parang ano, pwedeng nanliligaw pa lang itong person mo sa inyo with this true love connection and gifts. Pero may mga red flag sa relationship or parang may nakakarinig kayo ng mga red flag with this gossip at saka itong open relationship. Ibig sabihin nito guys, parang nakarinig kayo sa mga marites, no? Ng mga negative stories about that person. Parang sinasabi niya, uy Mari, mag-ingat ka dyan kasi yung person na yan, palikero yan. Naku, meron na yung iba. Meron din yung dinidate. Meron din yung nililigawan na iba, hindi lang ikaw. So, yung mga ganun na red flags. Parang this person may be a walking red flag para sa ibang tao, pero para sa inyo, parang kinikilig ka dito sa person na to, feeling mo siya talaga yung the one, parang malakas yung attraction niya sa'yo. Attraction, pwede, attraction niya sa'yo. And attraction mo din sa kanya, mga kapiksi. Especially pag palagi kang niregaluhan. Siyempre, ikaw ba naman regaluhan, di ba? Pero guys, no, you have to see the true intention behind dun sa mga gifts kasi hindi porket magarbo, mabonggang magregalo, magbigay ng ganito, ganyan, malinis na yung intention. There are people na yes, talagang bonggang magbigay, pero yun talaga yung kumbaga meron talaga silang other intentions bukod dun sa pagbibigay ng mga magagandang regalo, diba? Sometimes kahit nga sa mga drama or sa mga pelikula, diba, ibibigay sa iyo ang lahat, makuha lang kayo, ganyan, pero hindi talaga malinis yung intentions towards you, diba? May mga ganun. Pero meron din naman na meron ngang iba, hindi naman palabigay ng regalo, pero yung intention naman malinis. So, you have to filter. Kailangan matuto kang bumasa. Matuto kang tawag dito, makaramdam, makakilatis yan. Hindi yung dahil kinikilig ka lang, dahil lang kita mo nakasakay ng kotse, ganyan-ganyan, nagre-regalo ng mamahalin, di ba? So, minsan, yung mga ganun, panandalian lang din, sa simula lang, tapos, pag nakuha na, di ba, doon na
para naghahanap na ulit ng iba. So, pwede kasing may basihan din itong mga chismis na to, mga kapiksi, or pwede rin naman na marites lang talaga. So, ibig sabihin guys, kayo yung totoong makakaalam yan, i-filter nyo para hindi kayo mapahama. Whether in a relationship na kayo or bago pa lang kayo sa relationship nitong person na to, or nanliligaw pa lang or nagsisimula pa lang, mga kapiksi, kailangan matuto kayong kumilates. Okay? So, tingnan natin itong mga... pero ito guys, syempre, i-mind-mind nyo yan. Mind true love, mind gifts, yan. Di ba? Parang gusto nyo talagang true love kayo na itong person mo and nagaluhan nila kayo, di ba? I-mind-mind yan guys sa comment section. Or dyan kayo mag-focus, mga kapiksi. So, tingnan natin yung love energy nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda niyan guys. And ngayong May, no, meron tayong promo, pwede kayo mamili kung gusto nyo ng free 1 pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount guys. So, mag-avail na kayo guys, mag-send lang kayo ng email. And meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So eto guys, Gemini kayo ay represent ng Queen of Swords. So, eto guys, positive and negative. Lumabas yung mga ano, no? Itong mga, mahal nyo yung person nyo, okay? Mahal nyo yung person nyo. Kayo nagmamahal kayo sa kanila, mga kapiksi. And nakikita natin na talaga merong naninira sa relationship nyo with this gossip energy. Pero again guys, sabi ko nga itong mga naninira na to, pwede kasing may basihan yung mga, hindi natin masabi kung naninira talaga sila or talagang concerned sila, mga kapiksi. Pero kumbaga kasi parang nagkakaroon sila ng basihan, baka nakita ganyan or narinig lang din nila sa iba. So sinasabi nila sa inyo mga kapiksi yung mga nakarating sa kanila about your person, sinasabi nila ngayon. This is so confusing sa inyo kasi nai-stress kayo dito guys and kumbaga nai-stress kayo, nababalisa kayo, hindi kayo makatulog ng maayos for some of you kasi gusto nyong pakinggan yung parang gusto nyo nang maniwala dun sa mga sinasabi ng ibang tao against your person, but at the back of your mind, alam nyo na mahal nyo yung person nyo and gusto nyo silang pagtiwalaan, mga kapiksi. Kasi kapag kayo naman yung magkasama ng person nyo, masaya yung pinapakita niya sa'yo. So, pwedeng hindi mo nararamdaman, pwede kasi guys na hindi mo nararamdaman yung red flag kasi hindi niya pinapakita sa'yo, wala kang, hindi kasi kagaya ng iba, diba? Pag sa ibang relationship kasi, pag let's say for example, may babae or may iba, may third party, sa ibang relationship, nararamdaman agad nila yon, di ba? Kasi napapansin nila yung person nila, baka madalang lang mag-text sa kanila, halos hindi na nagre-reply sa kanila, cold na yung treatment sa kanila, ganyan. Kaya may basis yung pagdududa nila na may third party. Whereas, sa ibang relationship naman, hindi ko sinasabing lahat ha, hindi mo mapapansin kasi yung person gumagawa na pala pero malambing sa'yo.
sabi kasi, style daw nila yon para hindi mahuli. Malambing pa rin sa'yo, attentive pa rin sa'yo. Kumbaga, minamahal ka pa rin. They show yung affection nila towards you para hindi mo sila pagdudahan. Okay? So, may mga ganong klaseng sitwasyon. Now, regardless, kahit ano pa doon, yung na-experience mo, mga kapiksi, yun nga yung sinabi ko kanina na kailangan marunong kang kumilates, mga kapiksi. Dapat alam mo kung ano yung dapat mong paniwalaan about your person and diba? Dapat ikaw yan kasi relasyon mo yan, jowa mo yan, diba? So, dapat ikaw yung nakakaalam at saka dapat ikaw din yung nakakaalam ng gagawin mo. Hindi ka pwedeng magpadikta sa ibang tao na ano pong gagawin ko, diba? Eh, relasyon mo yan, kayong dalawa yan. So, dapat ikaw yung nakakaalam ng gagawin nyo, mga kapiksi. Okay? Kasi yung iba sa inyo, ganun yung nakikita natin na masaya kayo, yes, mahal nyo. Pero again, meron ngang red flag dun sa person. So, kayo na yung bahalang mag-decision dyan, mga kapiksi. Ayan. So, tingnan pa natin. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, ang nakikita natin dito, guys. Ayan. So, sa mga hindi nakakapansin or baka hindi nyo alam or baka hindi pinapakita ng person nyo. Kasi nga, ito nga yung very confusing, no? Parang, parang dun sa person mo, parang, well, we can say na itong person na to definitely parang meron siyang minamanmanan or parang may nagmamanman siguro sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng may nagmamanman sa inyo dun sa relationship nyo. Pero nararamdaman natin dito, guys, yung loyalty and pagiging faithful ng person nyo. Kumbaga, kahit na, let's say for example, pwedeng may third party yung person mo, pero sa'yo at sa'yo pa rin siya babalik. Nagets nyo ba? Kasi merong ibang ganon na parang nagpa-flirt, not really third party, nagpa-flirt lang, lumalandi. Pero at the end of the day, your person will still choose you. Mas matimbang ka pa rin dun sa person mo. So, depende na yun sa inyo, guys, kung gusto nyo na may kahate, di ba? Or, syempre, kailangan ng confrontation or kalinawan, di ba? If papayag ba kayo na may third person, ganyan, or kayo lang. Syempre, again, at the end of the day, kayo pa rin yung magde-decision. If in case naka-resonate kayo dito, guys, pwede nyo pakinggan yung, let's say, for example, meron talagang third party. Pwede nyo pakinggan yung apat na subliminals natin, pinaka-the best combo for third party situations, pampawala ng third party, pampawala ng balakid, pampaloyal, at saka para ikaw ang piliin. So, yung apat na subliminal yon, best combo yon, guys, na pakinggan if ever na merong third party situationship. Okay? Alright. So, tingnan natin itong love message or love advice para sa inyo. Very soon, kailangan alam mo kung ano talaga yung gusto mo sa relationship, guys. Clearly decide what you want so that it comes now. Kung gusto mo na ikaw ang piliin ng person mo, huwag mong isipin na may third party siya and you will always be the chosen one, mga kapiksi. Now, if you want to let go yung person, and that's fine, just focus on yourself, mga kapiksi. So, whatever, kung ano man yung maging decision nyo, guys, kasi for some of you, parang nagiging indecisive kayo dun sa relasyon kasi nga nakikita natin na marami kang stress, pero mahal mo yung person mo. So, anong paniniwalaan mo, diba? Yeah. So, timbangin nyo muna, guys. Huwag kayong magpadalos-dalos na mag-desisyon kasi baka mamaya nasa dulo ang pagsisisi. Okay? So, comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo. Guys, ito yung ating mga relationship subliminals. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.